Ayun, naging crease, di ba? Hindi ko naging crease yung pako, ha. Hard. Ayun. Sport. Yo, what's up mga boss? Kumusta? And I'm back. So ngayon, wala nang patumpik-tumpik pa. Meron tayong ilalagay sa ating Project Fortuner. So sa mga nakakasubaybay sa Facebook page natin, meron tayong binubuo ngayon na Fortuner. Ito siya. Yan, 1KD Fortuner yan. Na binubuo natin. Throttle controller kasi, isa to sa mga unang-una talagang ina-upgrade ng mga nagsisimulang mag-mods, ng mga mag-modify ng kanilang sasakyan. Mga unang nilang ina-upgrade kasi nga, malaki yung benefit, gumaganda, iba yung takbo ng sasakyan na natin. So ito yung Fortuner natin na ina-modify. So ito yung loob. Ito yung gagamitin natin na throttle controller. Datatec Thailand na Daytona. Genius Accelerator Throttle Control. So, una sa lahat, hindi pala ito sponsored ng Datatec Thailand or Datatec Philippines, pero Datatec Philippines, baka naman, hindi. Joke lang, hindi. Ito kasi, nabili natin to sa tropa natin kay Fat Boys Garage kasi siya yung isa talaga sa dealer ng Datatec dito sa Pilipinas. So, yung karton nga lang, medyo na ano ko kasi natambakan ko kahapon, pero okay lang naman. So, yan siya, dito na yung gagamitin natin. Sa strada ko naman, at saka sa van, ang gamit ko doon is ECU shop. So, eto, nakaganda sa Daytona kasi ang controls niya, nakakontrol siya ng cellphone via app. Yan o. So, mamaya, papakita natin yung mga features ng Datatec Daytona na to. At saka kung paano na to install. Yan. So, ito yung engine ng ating binubuo na Fortuner 1KD. Tawag ko pala dito sa kanya, isi Tonying. Tonying yung pinangalan natin sa strada sa ano na to, sa Fortuner na to. Kasi nga, Fortuner eh, kaya for Tonying. Bakit ba tayo maglalagay ng throttle controller? Kasi nga, lahat ng sasakyan, modern engine na gumagamit ng ECU is meron talagang tinatawag na throttle delay. Lalong-lalo na dito sa mga turbocharge. Tinatawag naman natin turbo lag. Kasi meron talaga yan eh. Lalo na sa mga naka-turbo, meron talaga yung lag. Kasi nga, yung nagko-control ng hangin na pumapasok sa makina natin is dumadaan niya ng throttle body. So yung throttle body, meron niyang butterfly valve. Para siyang bilog lang na nag-open-close, open-close. Siya yung responsible sa pagtitimpla kung gaano karaming hangin yung papasok sa combustion chamber para ma-match doon sa krudo na itatapon naman para maging mag-produce ng power. Kaya mapapansin nyo, unang apak nyo, may lag talaga yan kasi hindi nyo lang talaga bubuksan ng malaki yan. So dahan-dahan nyo yung bubuksan para at least ma-achieve yung pinaka fuel efficient na mixture. At saka, ayun, meron nga lang siyang medyo lag talaga, hindi talaga, parang ang bigat ng feeling ng sasakyan pag hindi ka naka-throttle controller. So yun nga lang, may solusyon naman dyan. So yung solusyon dyan is yun nga yung throttle controller nga natin, yung electronic. Throttle controller naman, ito lang sasabihin ko, hindi siya nakakapag-increase ng horsepower. Hindi ibig sabihin na gumamit ka na ng throttle controller, lalakas na yung sasakyan mo, mag-increase ng horsepower. Hindi. Wala pong effect yan sa power output ng makina. Ganun pa rin yung power output niya. Ang pinaka-function lang talaga ng throttle controller is yung throttle response, yung throttle body natin, ina-advance niya lang yung opening. Para feeling mo, kahit konting apak lang, malaki na yung buka, mas maraming hangin makakapasok. Kaya medyo naging aggressive yung engine. Na-force natin yung makina na mag-produce ng maraming krudo para i-mix dun sa maraming hangin na pumapasok para makaproduce ng power. So, konting apak mo lang, nagbubukas ng malakas, kaya medyo may power na yung sasakyan. Response lang talaga yung magbabago. Kaya, ayun, huwag kayong maniwala dun sa mga nag-increase ng horsepower. Hindi. ECU remap lamang ang makakapag increase ng horsepower natin. So ayun, ito na yung ating throttle controller. Ito lang siya, simple lang talaga. Ito, Datatec. Gaya ng sabi ko, sa strada ko at saka sa van, gamit natin doon is ECU shop ang brand. Ganito din yung itsura. Yun nga lang, meron siyang wire na napakahaba. Kasi yun yung pumupunta dun sa para sa loob ng sasakyan para mag-control dun sa modes. May mga modes kasi yan, 1-9. Yung sa strada ko is 1-9, sa van is 1-9 din. Pero eto, sa Datatec, I think apat pala, normal, eco, sport, hindi ko pa sure, pero mamaya, check natin. Pero eto siya. So, ang nangyayari dito,
kasi yung sa pedal natin, papakita rin yung pedal. So ito yung pedal natin, 'di ba? Ito yung brake, ito yung pedal. So ngayon ano nangyayari? Ito siya, yung pedal, naka-connect yan dito, mayroon yung sensor. Actually na ito natanggal ko na. Tinanggal ko na kanina. Ito ay naka-connect yan sa dito. So ngayon, kung wala kang throttle controller, kung ano yung input mo dito, kasi meron yan siyang parang computer dyan na maliit, di ba? Kung ano yung input mo dito, ito yung nagsisend ng signal papunta sa ECU natin kung gaano ka laki yung open na, na gagawin ng throttle body. So ngayon, balik tayo dun sa throttle controller. Ito. Ito yung throttle controller natin. So ang mangyayari ngayon, yung pedal natin, makakonect siya dito. Dito siya makakonect. Ngayon, yung input ng ano natin, yung input ng pedal natin, dumadaan muna siya dito parang sa microcomputer. Pagdating dito sa kabila, papunta dun sa ECU natin, mag-iiba na yung input niya. So parang dinadaya niya yung kung gaano kalaki yung pwedeng i-open ng throttle body. So, for example, dito, pag apak mo, yung dapat open lang is maliit, ganito kalaki. Pagdating dito, sasabihin niya ngayon dito sa papunta sa ECU na ganito dapat kalaki yung ano yung magiging opening. Kaya pag konting apak mo lang dito sa ano natin, konting apak mo lang, inuutusan niya yung computer box natin na lakihan. Kaya ayun, lumalaki, gumagaan yung feeling ng ano natin sasakyan. Ayun, yun lang. Yun lang, very simple explanation lang talaga siya. Sobrang daling intindihin lang ng throttle body. Throttle controller pala. So yun lang siya. So ngayon, paano natin install to? So tulad nito, sa pedal natin dito, natanggal ko na, eto. Iko-connect lang natin to dito, ayan siya. Tapos yung kabilang dulo naman, iko-connect natin doon sa pinagtanggalan natin dito, yung original na kinano. Para lang sang sandwich, sinandwich mo lang siya. Parang meron mo lang, meron ka lang nilagay sa gitna na parang computer na magdadaya doon sa input mo dito. Parang dadayain niya lang yung input mo dito na kahit ganito lang kaliit yung apak mo, sasabihin niya doon sa computer na ganito na siya kadiin. So ngayon, i-install na natin to dito sa ating binubuong Fortuner. So, tingnan natin mamaya yung ano magiging result. A few moments later. Ayun na, at na-install na natin. Wala pa ngang 30 seconds. Ang bilis lang. Saglit lang. Ayun o. Ito siya, na-sandwich ko lang siya. Oh, yan. Sandwich lang yan siya. So ngayon, naka-install na yung ating throttle controller. So ngayon naman, dahil wala siyang ano, wala siyang tinatawag nitong control dito sa labas. Kasi yung sa ECU shop kasi, nangyayari, galing doon, may wire pa papunta dito. Yung sa dito naman, meron kang pipindutin. Eh, sa dito sa DataTech wala. Cellphone lang yung kailangan mo. So, kailangan mo lang, in this case, sa DataTech, kailangan mo mag-download ng app. So, ito yung app. Actually, na-download ko na. Sa Play Store kasi ano ako. So, ito. Daytona. Ayun. So, ito pala yung ano niya. Ito pala yung mga modes niya. So, meron siyang naka-off, naka-normal, hard, tsaka sport. So, meron pala siyang ano. So, ito pala yung mode niya. So, try natin, okay? Try natin. So, natin ignition. Ayun. So, ayan siya, hard. Ayun pa, naka-off pa yan, off. Ayun, o. Bang bagal ng ano. So, try natin dito. Baguhin natin sa normal. Lagyan na sa normal. Ayun, normal lang siya. Pero, mas gumanda na, di ba? Ito naman, hard. Ayan, sending data. Ayun, o. So, sport. Try natin sport. Aggressive na. So, ngayon, may isang test tayo na gagawin. Para ma-prove natin na nag-work talaga siya. Ngayon, i-steady natin siya sa RPM na gusto natin. Tulad dito, i-steady ko siya ng dito sa 1.5. Yung paa ko, naka-steady lang yan. Ayan, steady lang yan. So ngayon, adjust tayo dito sa gawin natin yung normal. Ayun, nag-increase, diba? Hindi ko nag-increase yung paa ko, ha. Hard. Ayun. Sport. Pansin nyo, diba? Red line na agad. Yung paa ko, hindi ko binabago, ha. Naka-steady lang yan. So ulit, tingnan natin yung paa ko naman yung ano natin, yung bibidyohan. Tulad nito. Ayan na.
off muna off. Yan pa ako ha, naka-steady lang yan. Off yan, off. Okay, tapos ngayon, normal. Hard. Sport. Iba. So yun. So yun, yun yung throttle controller natin. Throttle response niya, sobrang ganda nitong Daytona. So ito yung Daytona gamit natin ngayon. Ulit, hindi ito sponsored pero Daytona Philippines, baka naman. Ayan, so kayo kung naghanap kayo ng throttle controller, pwede nyo reconsider to. Very practical kasi walang masyadong madali lang install. Tapos sobrang ano pa, naka via app ka pa, Bluetooth lang yung capital mo dito. PM nyo si Fat Boys Garage, meron siyang ganito, sa kanya ko nakuha to, sobrang mura lang. Mura lang tsaka maganda pa. Off ko na, okay na siguro to. Ayun. So ayun mga boss, at I hope sa mga may plano mag-install ng throttle controller, may natutunan kayo sa video na to. Yun nga, ulit, ang throttle controller ay hindi nakapag-increase ng horsepower, only remap lang or chip in, yung nakapag-increase ng horsepower. Yun nga lang, disadvantage minsan dahil marami ng hangin pumapasok, marami ng crudong pumapasok din, so ibig sabihin nag-increase yung ating fuel consumption. Pero nasa sa iyo yan, nakadepende yan sa paa mo kung gano'ng kakadiin umapak doon. Kaya yun, konting control lang, wala na magiging problema. At least yung feeling natin sa sasakyan is medyo gumaan. Kahit hindi ka naman pa-remap, kung hindi ka naman hinilig mag-race, mag-mods, so mas okay na, pwede naman kahit stock lang. Pero kung gusto mo naman mas convenient, kasi convenience naman ang naibibigay kasi ng throttle controller. So konting apak mo lang, feeling mo sobrang gaan na ng sasakyan. Kaya mas ganda sa feel, mas magandang i-drive, mas nag-i-enjoy kang i-drive. Kaya okay, thank you, love, go to. So ayan, you know, that's it lang mga boss for today. I hope may natutunan kayo. Bionic man, peace out, peace.